minutes pa siguro to bago mainit. Pero syempre mga ka-CFO today, you know how it goes. Good things happen to those who wait. Kaya this Monday, just sit back and relax while we bring you stories of inspiration that will surely drive you to action. Excited na rin po ako sa maluluto ninyo ka-Harmony. Kaya habang naghihintay tayo, let's all see what's in store for today. At isa pa nga po sa mga matagal na nating hinihintay ang makilala, ang mahiwagang boses na nagpapakilala ng mga kwento natin today. Kuya, sana magpakita ka na po sa pagbabalik ng CFO Today! CFO Today! CFO Today! Iba talaga ang damit kapag custom-made, no? Perfect fit. Parang ang business ng guest natin on Career Mode today. Tila perfect fit ang kanyang negosyo. Kaya samahan niyo po kami sa distrito ng Caloocan North at alamin natin ang kwento ng kapatid na Ronald Mercado. Get your tela and sinulid ready. Let's watch this. Pwede na ba kayo? Tara, samahan niyo ako sa isang maghapon ko bilang custom tailor. Ang tailoring shop, kaiba doon sa tinatawag ng mga dressmaker. Kami, basic sa tailoring shop, gumagawa kami more on casual dress, polo, barong, americana, formal na damit. Yun ang linya namin. Sa trabaho, pagkisimula yung araw ko, kailangan tignan ko yung record ko. Mula roon, nagsisimula na ako magtrabaho. Kapag ka nakakuha kami ng isang proyekto, halimbawa, bulk orders company, halimbawa, pag na-close deal namin yan, kailangan estimate namin. Tapos kapag ka na-i-order na sa supplier, doon palang magsisimula yung manufacturing. Yung cutting dito sa shop mangga magmumula. Yung ilang bilang nun ako gagawa. Yung iba naman, pinapasab ko namin hanggang sa dito matatapos yung trabaho. Dito namin ipapak bago namin. Ako naman ang mag-deliver. Kung gusto niyo po ng sarili niyong barong o polo, turuan ko po kayo kung paano gawin. Magsisimula yun sa sukat ng body measurement.
Tapos, kailangan ko munang mag-pattern. Pattern, papel yun. Manila paper, o kaya naman pattern paper ang tawag sa amin. Yung measurement, dun lalapag. Dun muna kami maguguhit ng maguguhit. Pagka natapos namin yung pattern, saka namin ilalatag kung anong klase ng tela yung gagamitin. Bawat part nung polo o pantalon, naroon sa pattern. Kaya isa-isa yun. Natatabasin po namin bawat part. Pagkatapos, mayroong mga part na pinaplansya, katulad dito sa may kola, sa pichera, ang chain yun, pagka naplansya na siya, mapapwesto na kami sa makina. Doon na magsisimulang gawin namin yung damit. Una, harap. Bubuoy namin yung harap, yung likod. Minsan kasi depende sa mananahe kung paano yung style niya. Kung saan siya mas komportable mauuna. Pagka buo na yung katawan o pinakahuli ron, kwelyo. Sa atin, medyo sensitive ang collar ng barong. Kailangan lagi siya naka-standing collar. Medyo mahirap. Pero masarap. Sarap gawin. Yung pinakahuli na gagawin, planchahin yung damit. Ito na po yung finished product. Perfect ito para sa pormahan. Kaya nakakapagpatuloy yung trabaho, yung shop. Talagang family effort talaga to. Bawat miyembro namin, apat kami, may kanya-kanya kaming role. Mula roon sa mabigat na gampanin doon sa finances, na ang nangangasiwa nun, misis ko. Pagdating naman sa manpower, sa supply, ako, yung mga maliliit tulad ng mga pagbobotones, pagbobotas ng mga kung tawagin button holes, ang gumagawa na niyan yung dalawang anak namin. Saka yung mga pagbabalot, mga maliliit na bagay sila yon. Hati-hati kami ng trabaho para mas maging magaang. Tatapos yung isang buong araw sa akin, sa aming pamilya, sa pakikipagkaisa sa mga gawain ng iglesia. Siyempre, sino ba naman ang ayaw maging presentable? Lalong-lalo na sa mga tulad nating kaanib sa Iglesia ni Cristo. Higit, gusto nating maging presentable. Kaya, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang higit na dapat nating ibihis yung tinatawag na Christian values kung saan tinatanggap natin, tinuturo sa atin ng pamamahala. Bilang kaanib sa kapisahan ng Buklod, tinitiyak ko na ang Christian values ay laging tailor-made, custom fit, maging para sa aking pamilya. Ang ka Ronald, sobrang sipag, sobrang hardworking. Misa yun, abot siya ng hating gabi. Kasi ang gusto niya mangyari, abutin niya yung due date namin. Napakasipag po niya, napakadisiplina po niya. Meron po siyang timetable. Iba po yung oras ng trabaho niya, iba yung oras para sa pagtupad. Napaka-fit po ang tungkulin niya bilang katiwala ng purok. Sa pagtupad po niya. Kung kaya kong gumawa ng damit na fit para sa'yo, kaya mo rin yan. Kaya, karirin mo na yan. Wait! Ako rin gusto kong gayahin yung napanood natin kanina. Ay, buti na lang, replayable ang episodes ng CFO Today. Kaya sa mga aspiring tailors and designers dyan, alam nyo na ha? Simulan nyo na yan. I'm Ka Harmony Adyao and you just watched Career Mode on CFO Today. Hello mga ka CFO Today! It's Monday at syempre alam na yan dahil isa na namang pagkain ang itatampok natin. Pero bago yan, salamat po sa mga tumutok at pasensya na rin po sa mga nagutom namin from our last week's feature ng This Is Eat. Sabi ni Sister Diana Atoralde ng Distrito ng Central, masarap daw at maraming luto pala ang labong or rabong. Once again, thank you po mga ka-CFO today. Alright, mahilig po ba kayo sa seafood? Tara na at maglaway dahil isang special kare-kare ang ihahain sa atin ng Distrito ng Masbate dito lang sa This Is Eat! Para sa mga mahilig sa seafoods, gaya ng malalaking crab na ito, hipon, at mga isda, ihanda na ang inyong mga tiyan dahil tiyak na gugutumin kayo sa isang special Masbate food, ang Seafoods Kare-Kare! Paano ba naman kasi? Dito sa distrito na Masbate, tila unlimited seafoods ang bate! Welcome to the City of Hearts, ang Masbate!
Ang Masbate ay isang isla na mayroong mahigit 1,000 residente. Bahagi ito ng Bicol Region at malapit sa Kabisayaan. Dahil isla, napapalibutan ito ng karagatan. Kaya naman, amang isda at iba pang lamang dagat, parte na ng kabuhayan dito. Ang kapatid na Donabel Laurio, ibabahagi sa atin kung paano lutuin ang Masbate's pride na ito. Narito ang mga sangkap. Crabs, fish, squid, shells, shrimp, scallop meat, peanut butter, petchay, sitaw, puso ng saging, talong, bagong alamang, sugar, yung ating anato oil, asin, durog na paminta, sibuyas, bawang, saka yung ating gata. Ang kare-kare ay nagmula sa salitang bahasa Indonesia na kari, na ang katumbas ay curry, isang klase ng pagkain na nagmula sa bansang India. Kadalasan kasing may gatas o gata ng niyog ang curry para lumapot ang sabaw nito. Pero dahil kare-kare na ito, mani ang gagamiting pampalapot. Sinimulan ng ihanda ni Ka Donabel ang mga sangkap na pagkain. Sinangkot siya sa kawali ang iba pang mga sahog. Ang kapatid na Donabel ay talaga namang kahanga-hanga. Dahil bukod sa pagluluto nito ng masarap na kare-kare, aktibo rin siyang tumadalo sa iba't ibang aktibidad ng kapisanan. Ayan, naaamoy ko ng ulam. Malapit nang maluto. Ayan po, luto na ang ating seafood kare-kare. What a mouth-watering recipe indeed. Alright mga ka-CFO today, see you again for another food trip dito lang sa This Is Eat! Kapag katawan na ang nanghina, mahirap gumawa para magkamit ng pagtatagumpay. Pero alam niyo ba, si kapatid na Ryan Seso mula sa distrito ng Eastern Samar ay hindi nagpahadlang dito. Be inspired today sa kwento ng isang kapatid na bagamat sinubok ang katatagan ng pananampalataya ay patuloy pa rin siya na nagpapakasigla. Let's all watch this! Ako po si kapatid na Ryan Seso mula sa lokal ng Bugas, distrito ng Eastern Samar. Dati po akong OFW sa Bansang Qatar for 8 years po. Ako po'y nagtatrabaho noon sa opisina sa Qatar. Wala po akong kamalay-malay na magkakasakit na po pala ako noon. Down na down ako dahil siyempre po, hindi po ako sanay na ganong kalagayan. Napaka-active po ng katawan ko. Malakas, masigla. Hindi ko po maintindihan kung anong iisipin ko nung time na. Ang inisip ko kagad, paano po ang pamilya ko? Yung po kagad. Tapos ang nakapanghina pa dahil yung ibang mga eksperto, sinabihan ako ng wala na akong pag-asa. Nun, niyak talaga ako ng hina. Pero nanalangin pa rin ako. Ang ginawa ko noon, in-overcome ko yun. Ang ginawa ko noon, nanalangin lang ako, humingi na ng tawad. Kasi wala naman ang pupuntahan eh. Dapat, hindi ka nananalangin pagka mga ipangangailangan ka lang. Dapat, any situation, nananalangin ka. Pero sabi ko naman, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Ang unang hakbang na ginawa ko is tanggapin ang nangyari. Tanggapin at iasa sa Ama ang lahat. Humingi ng tulong sa Kanya. At gawin, tulungan ang sarili. Tulungan ang sarili sa maliliit na paraan, unti-unti, laging manalangin sa Ama. Kasi may umaasa pa rin sa akin kahit papaano, andyan pa yung nanay ko. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Nag-suggest ako sa nanay ko na kung pwedeng magtanim ako para kahit papaano, hindi lang nalilibang, kahit papaano, productive in my own little way. At the same time, nangangarap na at nagpaplano ng totoong pagbabagong buhay. Kasi nangyari sa akin to, alam ko may plano ang
May plano ang Diyos sa akin. Yung therapy ko, ano na lang eh. Self-therapy. Araw-araw ko dyan. Tapos yung treadmill na manual. Araw-araw po, pinipilit ko po maging active physically para hindi po maging stagnant yung katawan ko. Napakalaking bagay po nung ginagawa ko ngayon na hydroponics po. Kasi po, napanood ko po sa INCTV, yung may finiture doon na hydroponics. Naging ano ko po yun. Naging inspirasyon ko yun na kaya ko naman siyang gawin. Nag-try po ako ng mga ilang boxes. Naging successful naman yung 3 boxes ko. Pechay, hindi muna lettuce. Successful naman. Kaya ngayon, medyo nag-ano na ako. Nag-full force na ako sa pagtatanim na yun. O, hindi pa naman po ako 100% na nakakabalik sa dati. Pero malaki na yung diferensya na dati. Kung dati po sa Qatar po, gulay po yung katawan ko talaga for a week. Tapos hindi ako nakalakad for several months. Ngayon po, nakakapaglakad na po ako sa mga uneven na mga terrain. Nakakapaglakad na rin po ako. Yun po, malaking pagbabago na po. Natutuwa po ako sa mga pagbabago na yun. Sinubok man si kapatid na Ryan Seso, hindi ito naging hadlang upang patuloy siyang maglingkod at makapamahagi ng kanyang pananampalataya. Sana kayo ay naging inspired today. Ako po si kapatid na Makumi Chan at abangan po ninyo ang iba pang kwento dito lang sa CFO Today. Pagkain o libro? Pwede namang both, di ba mga kapatid? Well today, double the fun and double the learning din ang story na ating matutunghayan mula sa distrito ng Davao del Sur. Kaya panoorin natin to. Welcome mga kapatid! Napakaganda ng sunrise namin dito sa aming probinsya, ang Davao del Sur! Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa Davao Region. Ang sentro nito ay ang Digas City! Ngayon po ay andito kami sa palengke at kasama ko po ang aking kaibigan, si Sister Dayan. Hello po mga kapatid! Ngayon ay mamamalengke po kami ng mga sangkap na gagamitin namin para po bukas sa gagawing event. At si Nikki naman po sa tagisan ng talino. Ano Nikki, excited ka na ba? Opo ate, excited na. Ayun, mabuti naman.
sino pa kung nagtuturo na malamang ang winner po ay si kapatid na Nikki. Hi, I am Jean-Louis State Kankin, a Kadiwa member and an officer in the district multimedia. The participants of the Tagisa ng Galing activity are our brothers and sisters in the children's worship service. Before we held the activity, we conducted devotional prayers unto our Lord God, and we also informed and reminded the parents of the participants on what their children should study, such as the previous episodes of the Little Ones playlist and Pasugo God's Message magazines. We conducted the activity through quizzes, and we hope and we believe that this activity has inspired the brethren to be more active in the faith, especially in this time of pandemic. Nag-enjoy po ako sa aktibidad. Marami akong natutuhan. Congratulations sa iyo, Nikki, at tama ka. Talagang nakaka-enjoy nga ang pakikipagkaisa sa mga ganitong aktibidad. This is our story and see you next time! Thank you po sa distrito ng Davao del Sur dahil marami kaming natutunan at syempre, natakam ako sa mga linuto nyo. Well, I'm sure kayo rin po mga kapatid. I am Sister Andy Kuyo and ishare nyo na rin ang mga stories of learning and cooking nyo here on Your Story Today. Break! Good afternoon, good morning, and good evening po sa lahat. Yes, we are live sa INC TV, pati na rin po sa INC Radio. Hello, hello rin sa mga kasama namin sa Facebook and YouTube. Happy New Week, everyone! This is Brother R.R. Romano. This is The Breaktertainment. Kamusta mga ka-breakada? Medyo na-miss kong sabihin yun. How is it going po? Let us start the week by answering some of your questions. Oh, huwag muna yung eksklusibong tanong na yan. Hindi ko nakakalimutan yan. Don't worry, pero huwag muna yan. Too early for that. Kakasimula pa lang ng linggo eh. Etong tanong muna. Yeah, ba't RR tawag sa'yo? Yes, totoong question po yan ng 5-year-old fan ng CFO Today na si Sister Eunice mula po sa lokal ng Malinta, distrito ng Camanava. Ang cute, di ba? Hello, Eunice. Kaya RR ang tawag sa akin kasi araw-araw ko kayong pasisiyahin. Did you get it, baby? RR, araw-araw. Medyo corny, but it is true. I am here to make you happy by giving you quick entertainment break tuwing hapon. Just like today. Hello po ba ka CFO Today? Ako po si kapatid na Lerma Valiozara mula po sa lokal ng Kalasyaw, distrito ng Lingayen, Pangasinan. Ako po ay isang mga awit at ako rin po ang district visiting secretary po ng aming distrito at isa rin po akong may tungkulin sa kapisan ng Kadiwa. Mula pa lamang po sa aking pagkabata ay natuto na po akong umawit, kaya po ginagamit ko rin po ang talentong ito na bigay ng Ama upang makapaglingkod po sa ating Diyos. At tuwing may mga aktibidad po sa aming distrito, gaya po ng anibersaryo, welcome kapatid ko, INC Radio, ay nakakapagtanghal po ako at kasama rin po ako sa mga nag-represent din po ng aming distrito sa nakaraang Songs of Faith, Love and Hope, Kadiwa, Binky Edition. At tested naman na isa sa pinaka-effective na entertainment, music. Not just music, but INC original music. Kaya naman narito na po ang kapatid na Lerma to sing Ama Ako'y Iyong Ihatid sa Bayang Banal. Sa aking paglalakbay sa mundong ito na pawang lumbay, hindi maiiwasan, pagsubok ay maranasan.
at minsan halos mawalan ng pag-asa, ngunit dahil sa'yo ako'y matatag na lumalaban. Ama, ang panalangin ko ay dinggin, huwag mong tulutang malayo sa iyo. Sa bayang banal, dun sa bayang banal. Hello, Ate Lerma. Magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon po, Ka-RR. Si Ate Lerma ay galing sa trabaho o sa school? Galing pong trabaho, kuya. Ayan. Pero salamat at napaunlakan mo kami at hinatiran mo kami ng isang napakagandang live performance ngayong hapon. Isa to sa mga paboritong kantahin ng mga nag-guest sa The Breaker Team. Ikaw ba, Ate Lerma, ay favorite mo rin ba itong Ako'y Iyong Ihatid sa Bayang Banal na song? Opo, isa po ito sa mga paborito ko na ayan si original music dahil po napakaganda po talaga ng mensahe ng kantang ito, kuya. Yes, napakaganda ng mensahe, napakaganda ng kanta, napakaganda ni Ate Lerma. Bagay na bagay, wow! Di ba? Si Ate Lerma ay kadiwa, tama? Opo, kadiwa po. Gusto ko lang itanong sa'yo at ibahagi mo rin sa mga viewers natin. I-share mo naman sa kanila yung experience or pakiramdam na makapag-perform ng live sa ating programa. Ayan po, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na makapag-perform po dito sa CFO Today ng live dahil po isa po talagang malaking pribilehyo po ito dahil po napakarami po talaga nating manonood na sumusuporta po sa CFO Today. Ayan po, sobrang overwhelming po talaga ng experience. Ayan, at sulitin na nga natin ang pagka-overwhelming na experience mo dahil itatry mo rin na i-break ang ating record sa Break the Record. Familiar ka sa Break the Record? Yes po, kuya. Magkabahan? Hinga ng malalim. In 5, 4, 3, 2, and go! Para pati ako okay na po. 17 seconds sa aking timer, Ate Lerma. Okay po. Ang haba po nung 46 seconds, kuya. Ang galing naman po nun. Sabi nga ng segment na karirin mo yan, kung kaya nila, kaya mo rin. Kaya karirin mo na ang pagpa-practice sa ating Break the Record dahil malay mo sa next guesting mo, sa next time na makakasama ko ulit namin sa The Break Entertainment, kaya mo nang i-break ang record. Anyways, thank you so much sa pagbabahagi ng iyong talent sa iyong live performance at sa pag-try na ma-break ang record. Isa naman po talaga sa purpose ng segment na ito is to show you all na we're not just proud to be Iglesia ni Cristo, but we're also happy. Hindi lang natin ikinararangal, ikinagagalak pa. Right? We are happy. Kaya pagtiyagaan nyo pa ang pagpapasaya ko sa inyo kasi wala naman akong ibang pinapasaya kundi kayo lang. Aww. I'm just kidding. This is your E from the LIVE and I'm RRR. Yes, tatlong R po talaga ako, RRR, pero dalawa lang ang ginagamit ko para kapag nawala yung isa, meron pa akong reserva. Huh? Medyo corny naman, samahan nyo ako buong linggo. Ito lang sa inyong quick entertainment break only here on CFO Today. This is Brother RR Romano, The Break Entertainment. Break it down, bye-bye! RRR. Kapag nawala yung isa. Bye-bye! Perfectly
cooked, oh. Di ba mga ka-CFO today, worth it ang paghihintay natin. Just like the stories of our everyday lives. We don't know what's going to happen each day, pero hanggat may tiwala tayo sa ating Panginoong Diyos at marunong tayong maghintay ng masaya, trust that all will be well. I'm your host this week, Sister Harmony Adyao, and I hope you are also excited to know what tomorrow will bring. Pero dito sa programang ito, syempre excited kami dahil marami na namang stories ang ihahatid namin sa inyo bukas so that you can be inspired by Christian living today. Mmm. Mmm.